gumawa naman tayo ng trending na milky cheesy donut. Ayan, matagal ko na siyang gustong gawin, kaya lang, wala lang. Hindi ko lang siya nagawa. So, yan, sa milky cheesy donut natin, kailangan natin, ito, meron tayong 2.5 cups ng sifted all-purpose flour, 3/4 cup ng warm milk, 2 tablespoons ng butter, melted butter, 2 tablespoons ng sugar, 7 grams ng yeast, ano po ito, active dry itong yeast ko na to, 1 teaspoon ng salt, at saka isang itlog. So, gagawin muna natin yung yeast natin, papa-proof muna natin siya, lagyan natin yung sugar. Tapos, yung ating yeast. Yan. Hintayin lang natin siya na mag-rise po, ha? Bago tayo mag-proceed. So, yan guys. Dahil nag-rise na yung yeast natin. Yan. Pagawin natin tuloy yung ating gagawin na milky cheese donut. Lagyan natin yung salt. Lagyan lang natin po sa gitna yung ating yeast na tinapo. Yung ating butter. At yung ating itlog. Itlog po natin mabuti bago natin gumagalaw kasi siya. Kaya isang kamay lang ang pinanginig ko. Guys, ito na. Sa tayong mag-knead. Ngayon, pastayin lang natin siya ng mga at least 1 hour and 30 minutes para alisan natin itong ating flour mixture. Kailangan mabaga siya. No? So, iwan lang natin siya dito or kung saan yung mas warmer area dito ng bahay ninyo. Ayan, dun siya ilagay. Tapos, pakpan lang natin siya na so ito, babalikan natin siya pagka nag-rise na yung
yung dough natin, mga yun nga, kaya sinabi ko 1 hour and 30 minutes. So, after 1 hour and a half, mabalikan na natin yung ating dough kanina na pinatalay. Yun, yun siya. So, i-press lang natin siya para yung gas na punta sa kanina is side muna natin siya sandali. Balik tayo sa isang dough. Mag-form lang tayo ng parang baton. Divide lang natin siya into 6 equal parts. Thank you.
Gagawin natin ngayon, maglalagay na tayo ng filling. Medyo stretch natin siya. Para dun sa donut na pahaba na gagawin natin. Ngayon ito, ito yung gagawin natin sa pahaba na donut. So, lalagyan natin siya ng cheese. Tapos, i-roll lang natin siya. Tapos yung mga sides, pinch lang natin para mag-fill yung cheese natin sa loob na. Ito yung pahaba. So, dito naman sa pabilog, yan. Yan. Meron tayong cheese cubes. Press lang uli natin yung mga edges niya, yung nagdugtong. Ayan. Para mag-seal, mag-lock in yung cheese sa loob. Tapos, tagulan natin siya. So, ito po. Kung gagawin natin na to, papastayin natin siya ng 30 minutes ulit, no? So, balik po. Tatapusin ko na ulit. Guys, so, eto na yung ating ginawang donut. So, allow lang natin ito uli ng mga ilang uli natin ito ng mga 30 minutes pa, no? 30 minutes ulit. Hintayin natin siyang mag-double ang size. Pero pag nagawa, pag ginawa niya siya ng ganito, lagyan niya siya ng space, enough space, para kung mag-dry siya uli, kung mamaga siya uli, hindi siya magdikit-dikit. So, after 30 minutes, tatakpan muna natin uli siya, tapos babalikan na lang natin uli siya. Yan, hintayin lang natin siyang tumambok uli at mamaga. Yan, so yan, balikan natin siya after 30 minutes. Okay na itong ano natin. So, habang hinihintay natin yung ating, ayan, hindi siya masyadong lumaki. Yung circle niya lumaki. Habang hinihintay natin yung ano, pabayaman natin siya nakatapos. Yung ating pan na pinapainit natin na may kawali. So, ito yung ating mixture ng powdered sugar, tapos powdered milk. Any powdered milk po, kung anong prefer ninyong gamitin, pwede. Ako, skim milk po itong gagamitin ko. Paghahaluin lang natin siya. Tig 1/2 cup po ito. Ay, hindi. Konti lang pala yung powdered sugar ko. Parang yung skim milk ko, 1/2 cup. Yung powdered sugar ko is 1/4 para hindi naman siya masyadong maging matamis. Yan. So, ngayon, check natin yung kawali natin kung mainit na at para pwede na tayong mag-prito. Ay, muna pa siya. Yan, so yan po yung donut natin. No? Yung isa, katanya, payat din siya. Hindi siya masyadong lumaki. Kasi manipis yung ano yung dough kanina, yung nasa gitna. Is dahil mainit na yung ating oil, pwede na tayong mag-prito. So nga pala, no? Nga pala. Yung mga edges ng mga ano ninyo, pag hindi siya mag-seal,
dun sa pagpipinch nyo, pwede nyo siyang pahiran ng konting butter para magpipinch siya. So, meron na tayong naluto. Habang mainit pa siya, i-dip na natin siya dito sa ating milk and sugar mixture. Okay. Para kumapit yung ating powdered milk tsaka sugar. Alay ko. So, ganito lang gagawin natin. Habang mainit pa siya, dip natin siya. Ayan. Meron na tayong nagawa. And, magpuproceed tayo sa ating iba pang donuts. So, ito na po. Titikman natin yung finished product ng ating milky and cheesy donut. Ano kaya kainin ko? Dito tayo sa bilog. Ayun po yung cheese niya sa loob. Ayun yung texture ng tinapay. Malambot siya. So, titignan natin. Sarap po. Totoo. Totoo ang balita. Totoo ang chismis. Masarap siya talaga. Ang init. Papasok ako. So, yun lang po. For today, sana nagustuhan niyo yung recipe ng milky and cheese. Naglalaro yung anak ko sa aso namin. Milky and cheesy donut recipe na shinare ko sa inyo. And sana huwag niyo lang din kalimutang mag-subscribe para lagi kayong ma-notify sa mga bagong videos at recipes na i-upload and i-share ko. And huwag niyo lang din kalimutang mag-like and mag-comment. See you po on my next video. Bye!